Beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Zam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanong ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at gumagamit ka ng Oni number 1 dahil ang Oni isa tong shampoo conditioner treatment na may sun protection na rin. At kung gusto mo maging kasing fresh katulad ng mama sa mo, mag-Oni ka ang tunay na number 1. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw na to. Syempre marami tayong pagchichikahan dahil eto na nga guys, nako, malapit na tayo sa exciting moment nga dito sa Miss Grand International Coronation Night. At eto nga ay magaganap na bukas ng gabi. Oh my God, are you excited? Kasi ako sobrang excited ako. But speaking of Miss Grand, Mr. Nawat nagsalita na nga na never daw siya nagbayad ng kahit magkano or any dollars of centavo para sa followers. Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Eh di bongga, di ba? So kung hindi naman siya nagbayad or bumili para dumami yung followers niya, eh di good. Kasi kahit naman ako, hindi ko rin naman ginagawa yun eh. Yung followers ko nga yun nagbibigay sa akin ng super chat, di ba? So yun, so ganun talaga. May mga authentic naman talaga ng mga followers. Ngayon, yung ganung kadaming followers, eh hindi na natin alam kung ano yung ginagawa nila sa social media. Bakit dumadami ng ganun yung followers nila? Pero ang alam ko, ako, hindi ako bumibili ng followers, di ba? So yun, so ganun lang. Mas maganda na yung dahan-dahan ng paglaki, at least totoo, di ba? Kesa naman yung lumalaki ka nga biglaan, tapos bumili ka naman, o, di ba? So tsaka yun. So hindi natin alam kung hindi nga talaga siya bumili. Or maaaring hindi nga siya bumili, pero mali mo naman, may bumili, o, di ba? Para sa kanya. Diba? So yun lang yun. So hindi natin alam kung ano talaga ang magic dyan sa Miss Grand. Pero ang alam ko lang ay maganda ang kanilang production at talaga namang panalo. Pero yung mga followers na yan, eh, kever na yan. Kasi kung totoong ganyan kadami yung followers ninyo, sana ganun din kadami yung nanood doon sa Miss Grand TV. Ang Miss Grand TV, umaabot ng 3 million. Yung followers nila, 6 million. So, nasaan ang 3 million? Diba? So, yon. So, anyway, so congratulations Miss Grand International dahil lalo kayong lumalaki ng bonggang-bongga. Sana umabot pa kayo ng mga 25 million, o, diba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Grand Venezuela na biglang lumakas after preliminary competition? Tingin mo, Mama Sam, pwede kayang maligwak si Miss Curacao sa competition ngayon ng Miss Grand International? Maganda-gandang chika yan. Actually, hindi ko naman nakikita na maliligwak dito si Curacao. Kasi, in fairness naman kay Curacao, from the beginning of the competition, talaga naman masasabi mo na malakas yung laban niya dito sa Miss Grand, di ba? Doon pa lang sa simula pa lang ng laban, nakikita mo na talaga na very competitive talaga itong si Miss Curacao. And then, ito naman, Miss Venezuela, eh, wala tayong magagawa. Talagang ganun talaga ang competition. Sobrang ano, talagang medyo lumalaban siya ng todo-todo. So, diyan niya pinapakita yung caliber na meron siya, di ba? Doon nung preliminary competition. And then, nakikita naman natin na pareha sila ni Curacao na makakapasok dito sa semifinals ng Miss Grand International. Ako, para sa akin ha, kung tutuusin, mas maganda yung atake ni Curacao more than dito kay Venezuela. Pero nga dito sa preliminary competition, ewan ko kung ano yung nangyari kay Curacao at biglang nawala sa eksena. But naniniwala pa rin ako na kaya pa rin sumabay ni Curacao dito kay Miss Venezuela pagdating sa competition ng Miss Grand International. Magkakaalaman niya, di ba? Eh sabi naman daw kasing gano'n ni Mr. Nawat, mas maganda daw talaga si Miss Venezuela sa personal more than daw kay Curacao. Charot! So yun! So para sa sumunod na chika, sabing gano'n, naniniwala ka ba na malakas si na Czech Republic, Miss Venezuela, Puerto Rico, Curacao sa konting sa mga Latinas? Isama mo na si Mexico, di ba? So yun, so ako naniniwala naman ako na malakas naman yung laban ng mga kandidatang nabanggit katulad ni Czech Republic, Venezuela, Puerto Rico at Curacao
Pero naniniwala ako na yung ibang mga kandidata ay talagang humahataw din naman, lalo na pagdating sa Asia, di ba? Ayaw din magpakabog. But eto nga, sa mga Latinas, nakikita ko na talagang pumapalo. Sa kanilang apat, siguro mas pumapalo si, ano, mas pumapalo si Venezuela. At saka si Puerto Rico. Si Czech Republic, hindi naman siya, ano, Latinas ang alam ko, European siya, di ba? So, yon. So, ako si Czech Republic, panalo. Si Brazil talaga yung isa pa yung sa mga kandidata na talagang kakatakutan mo sa competition. Kasi consistent yung galawan niya. Either na hindi naman ganun kapalo, pero talagang kumukonsistent ang lola mo hanggang sa dulo ng laban. Diba? So kahapon, nakita naman natin sa preliminary competition, talagang umatake ng bonggang-bongga yung lola mo. Merong pampagabi ba siya no effect sa kanyang evening gown competition. Diba? So yon. So, feeling ko mas e-eksena siya sa darating na coronation night at magkakaalaman dyan, di ba? So yun! So para sa sumunod na chika, Mama Sam, top contender ba para sa'yo pagdating sa Asia, si Indonesia, Philippines at Thailand? To be honest guys, kung performance level ang pag-uusapan, syempre si Miss Philippines ang isa sa mga pinakamalakas sa Asia. Pero kung isasama natin yung botohan, syempre nandiyan sila Miss Myanmar, Miss Cambodia, na talaga naman ay nako, di ba? Grabe yung mga followers nila. Dagdag mo pa dyan si Thailand. Si Thailand, to be honest, caliber din yung kanyang performance level. Si Indonesia, medyo 50-50 siya sa akin. Pero lumalakas si Indonesia kasi sila yung may held ng pageant. So ngayon, titingnan natin kung itong si Indonesia ay makakarating sa top 5. Pag nakarating sa top 5 yan, guys, alam na ninyo, lutuan na nangyayari, di ba? So yun, so beauty kasi, hindi ko nakikita na beautiful talaga itong si Miss Indonesia. But naniniwala ako na malakas yung laban niya kasi sa suporta ng mga Indonesian people, di ba? So yon, si Miss Philippines naman talagang lalaban yan hanggang sa dulo, promise. Oh. So yon, so para sa sumunod na chika, sa Asia team, sino ang possible na maligwak? Oh my God! Possible na maligwak para sa akin, si Miss Myanmar at saka si Miss Cambodia. Kasi si Miss Cambodia, di ba, medyo parang nadulas doon sa ano. Pero okay naman yung ano, pagkadulas niya, hindi naman yung talagang grabe nung preliminary. Pero kasi si Myanmar, nakikita ko na over yung kanyang hataw noong evening gown competition na hindi naman kailangan na gumanon, di ba? Ang ganda pa naman ng gown. Tapos, nagtataka ako na yellow na yung suot ni Cambodia, yellow pa rin ang suot ni Myanmar. So, puro yellow na lang sila. But, nakikita ko naman na competitive naman itong si Cambodia more than dito kay Myanmar. Si Myanmar, alalahanin natin, medyo talaga nung sa beginning of the pageant, nadulas na rin yan. Plus, yung performance niya dito sa tawag dito sa preliminary ay hindi ganun kapalo. Kaya naniniwala ako na ang laki talaga ng potential na pwedeng maligwak itong si Myanmar dito sa competition. Pero kung ibabasihan naman ng botohan, I think papalo sila sa botohan. Last year, alam ko ganun din yung ginawa nila, di ba? Puro boto din. Auto-boto. Charot! So, tignan natin guys. Malalaman natin yan lahat bukas. Para sa sumunod na chika, sana naman sa national costume na pasok sa top 4 si Miss United Kingdom, Peru, Nigeria, Bolivia para sa mga judges. Anong masasabi mo dyan, Mama Sam? Sa NatCos, ako para sa akin ha, yung napili naman nila, in fairness naman, kudos naman sa judges. Okay naman yon. Okay naman yung ipinakita ni Miss Peru na talaga naman kahit naman ako ay nagandahan din. Kasi di ba yung eksena niya. And then si Nigeria, talagang humataw din ng todo-todo. Si Bolivia, nagustuhan ko rin yung kanyang evening gown. At lalo na syempre si United Kingdom. Kung may papipili sino ang dapat manalo, I choose Miss United Kingdom. Kasi talaga naman siya naman talaga yung panalo sa eksena. So, ako para sa akin yung top 4 na napili ng judges, okay na yon. Kasi parang wala naman akong complaint kung hindi nila pinili si Miss Philippines. Pero masaya na rin ako at nagpapasalamat na rin ako doon sa mga judges kasi syempre pinili nila sa top 10. So, ibig sabihin, nakita nila na maganda din yung ating evening, ang ating national costume. Pero, ayun nga lang, syempre, dikdikan yung labanan. So, talagang, etong apat na napili nila, ito yung pasok sa banga. At I agree naman, di ba? So, yon. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, sa tingin mo, last two standing, Miss Brazil at Miss Philippines, possible ba? Ay, nako, possible silang mawala. Charot. So, yon. Ako okay yon, maganda. Kasi alam ko na
malakas din ang laban talaga ni Miss Grand Brazil. At naniniwala din ako na malakas din ang laban ni Miss Grand Philippines, di ba? Kung silang dalawa ang maglalast po standing dito, hindi imposible para sa akin. Nakikita ko naman na lalaban naman sila ng bonggang-bongga sa competition na to. At nakikita ko naman na talagang aariba sila sa competition ng Miss Grand International bukas. So ngayon, sino ba yung possible na makatungtong talaga sa top 5? Actually, pwedeng maligwak ni Philippines itong si Brazil, sa totoo lang. Pero, tingin ko, silang dalawa pwedeng mag-last two standing. Di ba? So yun, so tingnan natin yan bukas. Kasi si Brazil, nakakaloka din talaga yung mga eksene. Ayaw din magpakabog. But, laban lang Brazil, di ba? So, katulad na lang ng preliminary competition, yung eksena nyo, di ba? Parang first lady lang, o. Oh. So, ano laban doon ni Miss Philippines? So, yun. So, sige lang. Laban lang. Maniwala tayo sa pambato natin na si Roberta Tamundo na kaya niyang umusag dito sa competition ng Miss Grand International sa mga ipinapakita niyang galawan. Doon naman sa nagsasabi na kung ligwak si Miss Philippines, sabi nga gano'n ni Roberta, hindi pa nga siya lumalaban, hinuhusgahan na ninyo. So, dapat magtiwala lang tayo. At kung ano man yung mangyari ditong resulta, at least alam natin sa mga sarili natin na lumaban ang ating pambato dito sa Miss Grand International 2022. O, diba? Ikaw, Ace, anong masasabi mo sa chika natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion ninyo lahat sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang support ang ibinibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. So yun guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow!